So, good morning. No? Kasi merong nagtanong guys kung okay lang ba pagtamnan ulit ang pinagtamnan na ng Ampalaya. No? So, again, hindi tayo expert dito sa Ampalaya. No? So, under experiment. So, pwede ba tamnan ulit ng Ampalaya ang pinagtamnan ng Ampalaya? Again, dito tayo sa area na Binagyo. Yan, kung mapansin nyo. Dami pang mga niyog. No? Also, kung mapansin nyo, yung mga videos natin doon sa first Ampalaya natin, dito na area na Binagyo, in-upload ko. No? Para makita kasi yun nga di madali yung dinaanan natin. No, so siguro yung pagtama natin sa presyo ngayon is blessing. Blessing talaga ni Lord. No, na dahil nagpatuloy tayo. So ayan. Pinagkalooban tayo niya ng blessings. No, so pinapakita ko yon kasi ganito yon. No, so balik tayo sa tanong, okay ba na magtanim ulit sa area na pinagtamnan ng Ampalaya? No, so before nyan, shout out muna sa ating mga kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao. At saka worldwide. No, shout out kay Joseph Tantia ng Compostela, Davao. Sir, shout out. Dami mong tanim, sir, ah. Pakopya. Also kay Juga Guapo ng Leyte. No? Kay Meraflor Hisola ng Barili, Cebu. Also kay Peter Kabugnason ng Kabangkalan City, Negros Occidental. Also kay Kabarangay Channel XOFW. Shoutout kay Hasinderang Pobre. Ma'am. Also shout out kay Magsasaka Vlog TV. Also shout out kay Saldi the Farmer. And also shout out the Fisherman Fishing Adventure. Of course, ating mga mentors dito sa Guloyan ni Pino TV, kay Farmer Montejo sa kanyang Kabilatan Farm TV, no? Kay Ma'am Juan Bahinting, ang farmer hero dito sa ating area. Ako'y taga Bukid. Oh, when it comes to Ampatola, mayroong mga videos si Ma'am paano gumawa ng Ampatola. Meron siyang mga tutorials doon. Pwede niyong subaybayan. Also sa lahat-lahat nating mga mentors dito sa Ampalaya, kina ni Galo, ni Agaw Alpe, Manoy Rinrin, Agaw Kines, lahat-lahat, no? Also from Surigao, kina Sir Alex Ibero. From Zamboanga, sina Sir James Edmar Ibanez, sina Michael Cho, lahat-lahat talaga, thank you. No, so going back sa tanong, okay lang ba pagtamnan ulit ang pinagtamnan na ng Ampalaya? Again, uulitin ko guys, ito ay experiment natin. Pero para maintindihan, hindi to yung normal na yun ba nagtanim ulit ng Ampalaya, the same area. Kasi considering ang edad ng ating Ampalaya nung una, kasi Binagyo tayo is up to 47 days lang. In short, yung mga sakit, kung meron man, is hindi pa gaano kakalat dito sa area. No? So in short, dito sa akin, ito ay Galaxy Max F1, no? Dito sa atin, based sa nakikita ko, dahil sa progress, parang okay. No? Okay lang magtanim ng ayan na nakuhan yung tali. No? Okay lang magtanim ng Ampalaya na paulit-ulit. Kasi ito inulit natin. Okay lang magtanim ng Ampalaya
or ulitin sa pagtanim ng ampalaya ang pinagtamnan na dito sa akin. Kasi yun nga, yung ampalaya natin is up to 47 days lang patay na. Kasi yun nga, binagyo tayo ni Odette. Huh? So, isa sa mga paraan para ma-recondition natin yung lupa. Kasi guys, ang mangyari kasi ganito. Based sa nakikita ko, isa sa mga dahilan sa pamamarako is yung paulit-ulit na pagtanim sa isang area. Same area lang, no? So, for example, nagtanim tayo dito hanggang namatay yung ampalaya. No? So, tapos, hindi mo na-treat yung lupa, hindi mo na-treat yung area. So, chances, si fungus, andun pa, yung mga sakit, andyan pa. So, posible talaga na magka-problema yung mga tanim natin. No? So, sa akin, ang ginawa ko nito, again, nag-prevention tayo. Maski pinagtamnan na to natin. Again, ibang story to sa akin, ha. Kasi yun nga, 47 days old lang yung ampalaya natin at patay na. Pero ang ginawa ko noon, maski yung bang nakahandusay na sila sa lupa, ang ginawa ko noon is nag-spray ako ng herbicide. Pinatay ko na sila talaga. Binunot ko talaga after nung bagyo. Kasi yun nga, takot ako. Kasi gusto ko sana na instead doon ko magtanim sa isang area yung pinagtanim natin ngayon ng 1,200, 500 Mestiza at saka 600 Galaxy Max. Gusto ko sana dito ako magtanim kasi yun nga, meron ng mulch, no? Meron ng, kasi yung mga basal natin before parang andun pa, hindi pa nakukonsumo ng tanim kasi yun nga, 47 days lang yung edad ng ating ampalaya. No, so ang ginawa ko, nag-spray ako, inisprayan ko talaga ng herbicide, contact herbicides. Inisprayan natin lahat na area, parang pinatay natin yung ampalaya natin na binagyo kasi nga takot ako. Herbicides plus asin at saka chlorine. So entire area na treat ko na. No, so yan yung prevention natin. No, so after noon, of course, isa din sa mga tips ko, isa din sa mga paraan natin. Again, uulitin ko, hindi tayo expert sa ampalaya. Pero based sa nakita natin, parang okay naman yung resulta. Thanks God. Thank you also sa lahat nating mga mentors. No? So, isa sa mga ginagamit natin talaga, yung asin at saka chlorine. No? So again, before nagtanim, nag-spray din tayo ulit. Siguro makikita nyo dyan sa mga previous videos ko dito. Ito yung, pwede nyo ito makita guys, dun sa, naggawa ko ng playlist nito. First, Ampalaya Revival. No, mayroon tayong playlist doon. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa ating ampalaya, ay pwede nyo doon makita doon sa playlist. No, playlist. Anong name doon? First, Ampalaya Revival. Kasi again, ito yung area natin sa Binagyo. No, so, sa akin, again, uulitin ko, okay lang magtanim ulit sa mga area na pinagtamnan na ng ampalaya provided matreat ninyo yung area, no? Tapos siguro maka-relax yung lupa the best kung baklasin ninyo yung mulch kung naka-mulch kayo, tapos araruhin ulit, tapos magbasal ulit. No, so dito sa akin din ako nagbasal ulit kasi yun nga yung ampalaya natin 47 days lang patay na. No, kung mapansin niyo wala akong video na nagbasal ako kasi itong area natin is pinagtamnan na. So second tanim, same area. Ginawa ko pa ngayon. Doon talaga ako mismo nagtanim sa mismong saan ako nagtanim noon. No? Kasi yun nga ilang months na ba ang lumilipas. Binagyo tayo, that was December 16, 2021, tapos nagtanim tayo yung Holy Tuesday, no? So tapos may lumalabas na Good Friday, no? So mga 4 months ba, December, January, February, March, April, 4 months nga, 4 months after pa. So in short, naka-relax na yung lupa, tapos
na-treat na natin rin yung mga ang ating area kasi nag-spray tayo ng herbicide, contact herbicides, plus chlorine, plus asin. So isa yon sa mga prevention natin laban sa fungus, no? Kasi ang nangyari, ang mga insects doon, kasi bata pa yung ampalaya natin. Yan guys, oh. Kailangan na mag-pruning. Mag-video din ako paano mag-pruning. Marami ng ano, marami ng sanga. Pwede na yan i-prune. Yan yung best time to prune. Mga ganong mga sanga. No, so ang mangyari, dapat gawin natin yung prevention talaga para maiwasan natin na magka-problema. Kasi dito sa Ampalaya, ang pinaka mabisang solusyon sa lahat ng problema, lalo na sa fungus, is prevention talaga. Huwag niyong isolve yung problema, no? So gawan yung paraan na hindi magka-problema. So doon na papasok yung prevention natin. Again, yung mga fungus, kaya lang yan ng chlorine, no? So ang paggamit natin ng chlorine is spray. Spray dyan lahat, no? Nung nag-spray tayo ng chlorine, herbicide plus asin, kasi pinatay natin yung ampalaya, entire area, no? Kasi chances noon, pag di natin yung pinatay yung ampalaya, maski doon pa sila sa lupa, gumagapang, mabubuhay yon. So chances, pwede dapuan ng mga sakit. But since pinatay natin after nung bagyo, patay na nga ni Odette, pinatay pa natin, kasi yun nga, takot tayo na next cropping natin magka-problema. No? So in short, doon tayo sa prevention talaga. No? So, ano guys, naghabol kami ng building. Oh. Mga partners natin, shout out kay Inchik, kay Hapon, kay Injano, kay Chris Ninyo. No? So, careful lang gidong ha, masagasaan yung yan, oh, humihiga na guys. Parang tulog na. Nani nung inigbira. So again, ang palaya natin, gumagapang nasa mulch. Kasi wala pang building. Ang natapos natin is dito palang area. So again, going back sa tanong, okay ba pagtamnan ng ampalaya? Ang pinagtamnan na, sagot ko, okay lang. Basta i-treat nyo lang yung area, no, as prevention. Pag hindi, fungus, pamamarako, at ano-ano pa mga problema ang pwede ninyong ma-encounter. No? So sa atin ang pag-solve niyan is kailangan dapat naka-relax muna yung area, na-treat niyo ng area, no? So the best kung baklasin yung mulch tapos araruhin ulit kung gusto niyo the same area. Pwede rin na kung magtanim kayo, instead diyan mismo sa mulch, pwede din dito sa gitna. No? Magawa kayo ng ibang beds, dumito naman kayo. Pwede rin ganon. Pwede din doon kayo, basta provided nitrate na yung lupa. Or else, expect the unexpected talaga. No? So again, also, pinapakita ko rin yung previous dito sa area, yung first ampalaya ko. Kasi dito ko rin ipapakita anong meron sa maikli ang tabla. No, kung mapansin nyo, ang mga tabla natin is maikli. Kasi yun nga, gusto ko rin ipakita na ano ba talaga ang meron sa maikli ang tabla. Over malawak ang tabla. Again, yung maikling tabla natin dito may, ayan, 5 meters. No, so dito may 4.5 meters. Parang may 4 meters pa. No. So dito natin ipapakita kung ano ang kaibahan. No, so yun lang, beginner's guide. Sana nakatulong. No, again, pag may katanungan kayo, pwede kayo mag-comments. Every now and then, ma-check ko naman yung mga comments ninyo.
Or pwede niya akong i-chat sa Facebook. During sa gabi lang talaga ako free. No, search niyo lang, Jupil Montañez Alcubas. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupil La Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan, ay gsaba, kay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless.